Muli, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay April 13, 2023. Patuloy po nating suportahan ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kasama po ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan sa gobyernong ito. Ang pag-uusapan po natin sa oras na ito ay ang salungatan na survey na naisagawa po ng Publicus Asia. Kasi hindi ko mawari kung bakit ang ating Pangulo, ang taas ng tiwala ng taong bayan, tapos pagdating sa pagiging sekretary ng Department of Agriculture, ay pinaka-worst daw na sekretary ayon sa naging resulta ng survey ng nabanggit po na Publicus Asia. Una ko pong nakita ito kay Mr. Benji Contreras, ano? Puntahan nga po na natin si Mr. Benji Contreras kasi hindi naman ako nakapalo initially dito sa Publicus Asia at ayoko na nga sanang pansinin ito. Ganun pa man, eh marami pong mga nagme-message sa atin ngayon na kung ano daw po ang masasabi dito po sa sinabi ng Publicus Asia para po sa ating mahal na Pangulo. Bago po ako magsalita dyan, puntahan muna natin kung ano po yung pinost nito pong si Mr. Benji Contreras. Mamaya meron po siyang live alas 9 ng gabi. Sana panoorin po ninyo. Sabi po dito ni Mr. Benji Contreras, how come that President Bongbong Marcos in the survey result of Publicus Asia is the top 2 cabinet member being concurrent DA secretary and the top 2 best cabinet member while at the same time the top 2 worst cabinet member of his administration? I don't get the logic of this survey result. Miss Malutitia, wag namang i-reflect sa iyong survey result ang personal dislike mo kay PBBM. Ano ba yung nangyari? O, syempre, puntahan po natin mismo yung page po ng Publicus Asia. Kasi dito sa post nitong si Mr. Benji Contreras, top 2 best secretary ang ating mahal na Pangulo being the concurrent secretary ng Department of Agriculture. Tapos napunta rin siya bilang pinaka-worst, isa sa mga pinaka-worst na secretary sa kasalukuyang administrasyon. O, di ba? Parang napaka-imposible ang mangyari. Dapat isa lang kung worst-worst, kung best-best. Pero tingnan natin, ha? O, unahin muna natin yung ibang survey na isinagawa po nitong Publicus Asia. Ako, ever since mga tol, ang paniniwala ko sa survey ay tapat. No? Yan ang paniniwala ko, tapat ang mga survey institution sa kanilang isinasagawa. Kasi scientific naman ang survey eh. Kaya pagka lumabas ang figures dyan, meron niyang pinagbabasihan. Maliban na lamang kung may mga personal prejudices itong mga nasa likod ng survey institutions na ito. Eh, hindi natin maikakaila na itong si Malutikia ay talagang ayaw niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero gustong-gusto niya si Vice President Sara Duterte. Unahin natin yung kanilang resulta ng survey mula po noong March 2-6, 2023. Base po ito sa 1,500 respondents. Ang kanilang survey ay tumukoy sa mga top government agencies ng ating gobyerno. At ito po, ano, basahin ko lamang po. Ang nanguna po dito sa listahan ay ang Technical Education and Skills Development Authority na nakakuha po ng approval rating na 73% at trust rating na 60%. Sumunod po dito ang Armed Forces of the Philippines with 69 and 59 respectively. Ang Department of Tourism, ikatlo na meron pong 68% for approval, and ang Bangko Sentral ng Pilipinas na nakakuha naman po ng 55% para sa trust rating. Sa ikaapat na pwesto sa approval rating, nandiyan po ang Bangko Sentral ng Pilipinas, at ikaapat naman po para sa trust rating ang Department of Education. Ikalima ang Department of Science and Technology para po sa approval, at ang Department of Science and Technology again para po sa trust rating. Sa ika-anim na pwesto sa approval rating, nandiyan po ang Department of Education, at ika-anim naman ang trust rating ng Department of Tourism. Ikapito ang Department of Social Welfare and Development,
At parehas po ito na nakakuha ng ikapitong pwesto na meron pong 64% at 51% for approval and trust rating respectively. Ikawalo ang Commission on Higher Education na nakakuha po ng 63% at ang Department of Health na nakakuha po ng 49% para naman po sa trust rating. Ang Department of Health ay nakakuha naman po ng pangsiyam na pwesto sa approval rating na merong 61% at ang Civil Service Commission na nakakuha po ng 47% para po sa trust rating at ang ikasampu para po sa approval rating ay ang Civil Service Commission na nakakuha po ng 61% at ikasampu din po sa approval as a trust rating ito pong Department of Labor and Employment. O, kaya overall, ang mga pumasok po dito sa trust and approval rating ng mga top government agencies ay ang TESDA, AFP, DOT, BSP, DOST, ang DepEd, CHED, DOH, Civil Service Commission, at saka DOLE. Ano? Okay? Ngayon, dumako po tayo dito po sa iba pang mga survey na kanila pong isinagawa. Unahin po natin ito pong sa ating mga sumunod na matataas ang posisyon kasunod po ng ating Pangulo. Ano? Nandito po sina Senate President Mig Zubiri. Okay? Nandito rin po si House Speaker Ferdinand Romualdez at ang Chief Justice po natin na si Alexander Gesmundo. Sila po ay nakakuha ng mga following figures na hindi ko na po iisa-isahin. Ano? At dako naman tayo sa ating top 2 na pinakamataas na official sa ating Pangulo at saka ang ating ikalawang Pangulo. Siyempre, di naman kaila po sa inyo na ang ating Pangulo ay nakakuha po ng 78% at ang ating ikalawang Pangulo ay nakakuha po ng 83%. Walang namang problema sa point of comparison ng ating dalawang mataas na opisyales ng ating gobyerno sapagkat magkaiba po ang kanilang trabaho. Mas mahirap ang trabaho po ng isang Pangulo kumpara po sa trabaho ng isang Vice Presidente na kung tutusin ay spare tire lamang sa ating gobyerno pero salamat na lamang at napagkatiwalaan po ng ating Pangulo ang ating ikalawang Pangulo para po siya naman ay ma-appoint bilang secretary ng ating educations. Okay, hanapin ko lamang muna dito no kung nasaan ba yung particular post ng ating sa ating mahal na Pangulo. Yung 78% pala ay stand corrected. Ito po yung resulta ng Pulse Asia survey. Magkaiba po yung survey institutions na yan. Ano? Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay ang survey na isinagawa po ng Publicus Asia. Okay, balikan po natin ito pong resulta ng kanilang survey na isinagawa po para po sa Pangulo at ikalawang Pangulo. Yan. Ang ating ikalawang Pangulo, basahin ko na po yung specifics ng survey po na ito. Ah. Nakakuha po ng para sa Katapangan Brave is 58. Love for the Philippines, 44. Concern for Filipinos, 44. Okay, Upholds the Law, 36. Humble, 36. And the rest is, basahin nyo na lamang po sa screen or sa page ng Publicus Asia. At ito naman po ang ating Pangulo, Love for the Philippines, 42. Concern for Filipinos, 42. Humble, 37. Bakit walang, ang Brave is 29. Natawa ako doon, biglang naging 29 yung bravery ng ating mahal na Pangulo. But anyway, ngayon, punta tayo doon sa pinaka-issue, yung ipinost nitong si Sir Benji Contreras. Ito kasi yun eh, oh. Yan. Sabi po dito, top 3 best cabinet members of the Marcos Jr. administrations. Siyempre, hindi papatalo ang hinahangaan ni Ms. Malutikia, ang number 1 para sa kanyang puso, ang ating ikalawang Pangulo. O, Secretary of Educations, o, number 1. Tapos, si Pangulong Bongbong Marcos, number 2, 16%. At number 3,
si OIC Berhayre ng Department of Health. Eh pagdating po dito, top 3 worst cabinet members ng Marcos administrations, number 2 pa rin ang ating mahal na Pangulo. 12%. Tapos ang nangunguna si Secretary Remulla na 13% at 6% naman itong si Jaime Bautista. O yan. Ngayon, ano ang tama dito sa dalawa? Ito bang unang photograph na ipinakita ko sa inyo at o itong ikalawang photograph? I do not know. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang resulta ng survey ng Publicus Asia. Pero alam nyo mga tol, kung pag-uusapan po natin ang personal biases, alam na alam po natin kung ano po ang biases nito pong si Malutikia. Ito po ay Isko ang sinuportahan. Halo si Isko. Hindi niya yata matanggap na hanggang sa ngayon, Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero lintik ang suporta nito kay ikalawang Pangulo Sara Duterte. Kaya sa lahat ng pagkakataon, laging magaling sa kanya si Vice President Sara Duterte. Yon ang kanyang paniniwala at hindi po natin yun mababago. Sana lamang hindi naiimpluwensyahan ng kanyang paniniwala ang survey na isinasagawa po ng kanyang pag-aaring Publicus Asia. Kasi kung naiimpluwensyahan ng kanyang paniniwala, eh para saan pa itong mga survey na ito? Wala na po itong kwenta kung siya lang din ang masusunod, kung kagustuhan niya lamang din ang masusunod para ilabas ng Publicus Asia ang mga ganitong figures, pabor para sa mga gusto niya. Ano? At I do not agree dito sa top 3 worst cabinet members. Kasi bakit? Si Secretary Boying Remulla perhaps is one of the most hardworking secretary ng ating gobyerno. Nasusubaybayan po natin yan. Ano ang magiging basihan nito? Dahil ba siya ay nagpapahayag ng kanyang mga opinyon sa mga taong katulad ni Gerald Bantag, ni Arnie Tebes? Bakit hindi nila mas tingnan yung ginagawa ni Secretary Remulla na nakakaresolba ng mga krimen in the past at higit sa lahat, nagiging mabilis ang resolusyon ng mga kaso ng mga pangyayaring krimen sa mga nakalipas na panahon dahil po sa kanyang leadership. Tapos wala din dito sa top cabinet members, ito pong si Secretary Benhur Abalos. Eh, nung nakalipas lamang na survey ng RP Mission and Development Foundation Incorporated, 90% ang nakuhang trust and approval rating ni Secretary Benhur Abalos. Tapos biglang sa isang iglap, wala na yon. Ano ba talaga ang nagiging basihan ng mga survey na ito? Eh, ako nalilito na rin ako eh. Gusto kong paniwalain ang sarili ko na tama ang survey. Pero kung ganito naman na pamali-mali, in particular itong Publicus Asia, kasi hindi nila maikakaila ito, posted na ito sa internet. Oh. Paanong mangyayari na top 3 cabinet members ang ating Pangulong Bongbong Marcos, in fact, ikalawa nga siya, tapos ikalawa din siya sa worst? Alin diyan ang tama, Miss Malutikia? Huwag niyong lokohin ng tao. Dahil ang survey, yan po ay nagiging basihan ng paniniwala ng ilang mga Pilipino. Dahil mataas ang survey ng isang tao, nahihikayat niyang paniwalain ang kanyang sarili na ito nga ang ginagawa ng mga tao na ito. Sa puntong ito, ano ba ang gusto niyong palabasin? Top 2 worst, top 2 best, alin doon ang katotohanan? Eh wala naman kayong paliwanag na inilagay dito sa inyong Facebook page. O tingnan niya natin. Wala nang ang naka-highlight pa nga dito, syempre, ang kanyang iniidolo na si Vice President Sara Duterte. Oh, di ba? Oh, tingnan pa natin yung ibang post niya. Sabi dito, sa ating mahal na Pangulo, the President's self-appointment as the Agriculture Secretary is favored 1 in 2 Filipinos. Yet 62% of Filipinos think that the President must alleviate the adverse effects of inflation in the country.
Dito naman sa para sa ating ikalawang pangulo, more Filipinos agrees on Vice President Sara Duterte's appointment as the Education Secretary. However, issues on overpriced and outdated laptops and the move to bring back mandatory ROTC in college are pulling down her overall performance ratings. Ngayon, babalik tayo doon sa punto ng pagkakamali ninyo. Hindi pala false Asia, Publicus Asia. O, alin dito ang tama? Worst ba na cabinet members ang ating Pangulong Bongbong Marcos o best cabinet members sa top 2 spot? O, nagtatanong lang ako rito sa inyo, Publicus Asia. Kasi hindi tama itong ginawa ninyo. Hindi maaaring sa dalawa sa isang pagkakataon ang ating mahal na Pangulo. Ano? Worst na siya, best pa siya. Anong uri ng survey ito? Ipinapakita nyo lamang na hindi kayo accurate sa inyong inilalabas na survey. Paano nyo ngayon i-correct ito sa harapan ng publiko? I do not know kung dinilit nila ito, ha? Pero perhaps hindi naman. Tingnan nga natin doon sa list of photograph mismo ng publiko sa Asia. Ito yun, yun. Diba? Ito yun, oh. Top 3 worst cabinet members of the Marcos Jr. administrations. O ito, sa Publicus Asia na mismo ito. Hindi na ito doon sa page ni Mr. Benji Contreras. O top 3 best cabinet members of the Marcos Jr. administrations. Miss Malutikia, pagsabihan mo naman yung mga tauhan mo sa Publicus Asia na kung susunod sa'yo, dapat tama ang kanilang gagawin. Halatado naman kayo, eh. Saka nagtataka ako sa inyo, kahit anong gawin ninyong pagpapaganda sa imahe ni Secretary and Vice President Sara Duterte, hindi mababago ang katotohanan na ang Pangulo natin ay si Pangulong Bongbong Marcos. Maging tapat kayo sa mga survey na isinasagawa ninyo. Mananatili sa puso at isipan ng mga Pilipino kung sino ang Pangulo sa kasalukuyan. Regardless, kahit gaano nyo kaganda, i-build up ang imahe ng ating ikalawang Pangulo. Pagagandahin nyo ng todo ang imahe ng ikalawang Pangulo, tapos at the expense of the President, anong uri yan ng survey? Much better na sinabi nyo na lamang na worst cabinet secretary ang Pangulong Bongbong Marcos at hindi nyo isinama bilang top 2 best cabinet members. Baka maniwala pa ako sa inyo. Hindi. At the same time, best at saka worst. Anong uri ng survey yan, Miss Malutikia? Ngayon, mga tol, dumako tayo sa ibang balita. Ang ating mahal na Pangulo, maganda ngayon ang intention ng kanyang pamamahala, particular sa ating mga local artists. Alam nyo ba na ang ating mahal na Pangulo ay nakapagkonsepto ng tinawag na konsyerto sa palasyo? Puntahan po natin ngayon ang RTBM Malacanang. Hindi, ito na lamang. Presidential Communications Office muna tayo. Magdaraos ang ating palasyo ng tinatawag na konsyerto sa palasyo. Ano? Ayun po sa post ng Presidential Communications Office, bubuksan ang palasyo ng Malacanang para bigyang entablado ang mga bagong performing artists mula sa buong Pilipinas sa gaganaping konsyerto sa palasyo o KSP ngayong ika-22 ng Abril 2023. Isang di malilimutang gabi ng samut-saring pagtatanghal ang matutunghayan para sa mga espesyal na bisita sa nasabing okasyon. Ang sandatang lakas ng Pilipinas ay magbibigay din po ng kanilang performance dito. Mula sa inisyatibo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang konsyerto sa palasyo ay serye ng mga konsyerto sa loob ng palasyo ng Malacanang na magtatampok sa pinakamahuhusay at bagong artista bilang pagbibigay halaga sa mayamang kultura at world-class talent ng mga Pilipinong sa performing arts. Naniniwala ang Pangulo na hindi dapat maiwanan ang creative industry habang muling umaarangkada ang ekonomiya ng bansa. Sabi pa po dito, tampok sa konsyerto ang mga singer,
instrumentalist, dancers at movement artist, rappers, spoken word artist, rock vocalist, theater artist, beatbox artist, at marami pang iba. Sa April 22, bibida ang mga performers na tubong Cebu, Ilocos Norte, Quezon, Cavite, Iloilo, Metro Manila at Davao sa entablado ng Malacañang. O sana ito po ay ma-open sa public para naman mapasyalan din po ng publiko. Pero ang sinasabi pa po sa ilang mga post ng ating gobyerno, ito daw po ay mala-live streaming sa RTB Malacañang Facebook page at sa iba pang mga Facebook pages ng ating gobyerno. Kaya napakaganda po ng inisyatibo ng ating mahal na Pangulo na ito para magbigay daan sa pagkakakilanlan ng ating mga pangkaraniwang artist. Kasi sa totoo lamang, napakahirap pong sumikat sa kasalukuyan. Bago ka sumikat, kailangan mapunta ka muna sa mga malalaking network o kaya malalaking productions company katulad ng Viva Films. Eh, pagka wala kang pagkakataon na mapunta doon, hindi ka sisikat. Pero dahil po sa kagalingan ng ating mahal na Pangulo, nandiyan na po ang pagkakataon sa kanila na mabigyan po ng pagkakataon nga na ma-showcase ang kanilang mga talento sa iba't ibang larangan na yan ng artist or showbiz industry. O kasama po sa balita na atin pong tatalakayin ngayon, ang pagbabago po ng logo ng Presidential Communications Office. O ito na po ang bagong logo ng PCO. Simula ngayong araw, gagamitin na ng Presidential Communications Office ang bago nitong opisyal na logo upang mas mabisa nitong maibahagi ang misyon bilang pangunahing ahensya ng ehekutibo sa paghahatid ng impormasyon sa publiko. O makikita po ninyo dito sa bagong logo ng Presidential Communications Office ang simbolo po ng Visayas, Mindanao at Luzon. O nandyan din po ang araw kung saan siyempre ang simbolo po ng araw ay nagpapakita sa ating watawat ng Pilipinas. At nandito din po ang panulat. Yan, no? Sumasagisag po ito sa pagsulat at komunikasyon. Pati ang kidlat na tanda ng mabilis na pagpapadala ng balita. Napakaganda at simple lamang ano ng logo ng Presidential Communications Office pero napakalalim po ng ibig sabihin. O pinag-iingat din po ang lahat sapagkat meron po tayong kauna-unahang bagyo na nasa ating area of responsibility. Ito po ay tinawag na Tropical Depression Amang. Kanina pong alas 11 ng umaga, ang kategory niya po ay Tropical Depression. I do not know sa kasalukuyan kung ano na po ang kategory nito. Pero mag-iingat po kayo sapagkat maulan po sa ilang bahagi ng ating bansa. In fact, dito po sa National Capital Region, sa kasalukuyang pagsasalita ko po ay umuulan. Okay? Napakaraming mga balita ngayon na talagang magandang pag-usapan pero medyo nakakadismaya ito pong una ko pong inihatid sa inyo na survey po na isinagawa ng Publicus Asia. Bakit? Pamali-mali po sila. O kaya tinatawagan po natin ang atensyon ng Publicus Asia. Sabihin nyo na sa amin kung ano talaga ang katotohanan. Worst cabinet members ba ang Pangulo o best cabinet members? Aling doon sa dalawa? Tapatin nyo kami, hindi yung pamali-mali kayo sa inyong mga post. Going back sa mga balita, ang ating Pangulo ay dinalaw po ng isang organisasyon mula po dyan sa Singapore. Ito po ang balita, ano? Yan, tinanggap po ng ating mahal na Pangulo kasama po ng ating unang ginang ang Temasek Holdings Incorporated na nakabase po sa Singapore. Basahin ko po ang balita na ito, ano? Malugod na pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdalaw at pakikipagpulong ng Temasek Holdings Incorporated ng Singapore ngayong April 13 sa Malacañang Palace. Ibinahagi ng Temasek Holdings Incorporated ang intensyon nitong makibahagi sa hangarin ng pamahalaan na mas mapaganda pa ang sektor ng agrikultura ng bansa, gayon din ang aksyon na ginagawa sa usapin ng climate change at patuloy na pag-unlad ng bansa. Okay, kaya makikita po ninyo na napakasipag po talaga ng ating mahal na Pangulo. Halos lahat ng affairs ng gobyerno alam niya at siya mismo
ang nagsasagawa, kung hindi naman, inuutos niya sa kanyang mga pinagkakatiwala ang tao. Kaugnay pa po ng ibang mga balita, ito pong si Gerald Bantag ay ipinapa-aresto na po ng korte. Kanina, nalaman po natin sa balita, pero kahapon pa pala ang date ng warrant of arrest na inisyo po ng municipal ng ng City of Muntinlupa Regional Trial Court kaugnay po sa pagpapatay di umano niya dito kay June Villamor. Kaya wanted na po ito pong si Gerald Bantag. Ayan na po ay talagang opisyal, siya po ay pinaghahanap na ng batas sa kasalukuyan. E ano ba ang panawagan sa kanya ni Secretary Remulla na ayon sa Publicos Asia nakakabwisit, e pinaka-worst daw na secretary si Secretary Remulla. Talaga naman kayo, di kayo marunong mag-appreciate sa tao. Napakahirap ng kanyang ginagampan ng trabaho. Tapos, yung mga napagtanungan ninyo, ewan ko ba kung totoo o hindi, worst daw cabinet members itong si Secretary Remulla. O panoorin po natin ang kanyang panawagan dito kay Gerald Bantag. Ito po ang balita, mga tol. Customer experience with commercial, hindi ko na i-set doon sa aking channel na naka-premium. Ilagay muna natin sa premium 'yan. Ano po ang sinasabi dito? It's better kung ano, just face the music. If you think you're innocent, just come in and face the music. The judges will be able to know if the truth is there. Alam naman nila yung totoo at hindi totoo. Mas makabubuti kung harapin na lamang ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ang mga kaso laban sa kanya ayon kay Justice Secretary Crispin Boying Remulla. Ito'y matapos maglabas ng arrest warrant ang Muntinlupa Regional Trial Court laban kay Bantag at sa dating deputy nito na si Ricardo Zulueta. Kaugnay niya, nakita ko sa isang post ng SMNI na pinuntahan na po ng mga kapulisan ang lugar na nakasaad diyan po sa Bulacan kung saan matatagpuan daw po ang tirahan nitong si Okinaroroonan, nitong si Gerald Bantag. Pero alam naman natin lahat na wala siya sa Bulacan. Kaya negatibo po yung lakad doon ng ating kapulisan. Siya po ay nasa Baguio City. Sa mga huling video na nakita po natin, nakasama niya po ang mga vlogger na sumusuporta sa kanya. E ano ba ang dahilan kung bakit kailangan iserve ng mga kapulisan sa Bulacan o ng ating kapulisan sa Muntinlupa City ang pagkakataon na yan na arestuhin dapat siya? Siyempre, nakalagay po kasi sa validity ng warrant of arrest, wala naman palang validity, ano? Lifetime po ito. Ang nakalagay lamang po sa procedural nito ay dapat ma-serve po ito within 10 days. Thereafter, it will be returned to the court of origin and the peace officer having served the same should explain why they were not able to arrest the subject individual doon sa warrant of arrest. And thereafter, i-archive lang po yun, magiging alias warrant na po yun, pero lifetime po ang validity noon until such time na i-leave po iyon ng korte o ma-arresto po ang wanted na tao ng warrant of arrest na yan. Kaya kailangan lamang, procedural lamang po yung ginawa ng ating mga kapulisan sa pagpunta doon po sa lugar sa Bulacan. O ituloy po natin ang balita rito. Nahaharap sina Bantag at Zulueta sa kasong murder dahil sa pagkamatay ni June Villamor. Si Villamor ay isang inmate sa New Bilibid Prison na nagsilbi umanong isa sa mga middlemen na umupan ng mga tao para patayin ang broadcaster na si Percy Lapid. Namatay siya isang linggo matapos siyang pangalanan ng self-confessed. I-correct natin yung reporter. Mali po yung kanyang information sa naibahagi sa atin. Namatay po si June Villamor ilang oras matapos po siyang pangalanan noong October 18. Ganito po yun. October 18, nagkaroon po ng press conference past 10 in the morning si Secretary Benhur Abalos together with the officer in charge, Lieutenant General Sermonia, as well as present po doon yung police director ng Drug Enforcement Group PDEG na si Narciso, Brigadier General Narciso Domingo. Ano, kung matatandaan po ninyo, yun yung pagkakataon na ipinresenta nila yung kanilang accomplishment doon sa 990 kilograms na shabu na nakuha po sa Manila. At in the process, nung ipinakilala na po itong si Joel Escorial, medyo nag-loose talk.
Kasi sa kakatanong ni Secretary Benhur Abalos at nabanggit niya na ang taong nagputos sa kanya ay nasa loob po ng New Bilibid Prison. Wala po siyang pinangalanan na tao. Ano? Ang sinambit niya lamang po doon, nasa loob ang nagutos sa akin. At makalipas po ang ilang oras, namatay po si Jun Villamor sa loob ng New Bilibid Prison. Pero hindi po kagad natin nalaman yan. Nalaman po natin yan, birthday ko, October 20, 2 days after the press briefing. Ano kaya, ikinorek lang natin yung sinasabi po dito ng reporter. Ituloy po natin ang balita. Gunman na si Joel Escorial. Namatay si Villamor noong October 18, 2022 sa loob ng New Bilibid Prison. Base sa autopsy, plastic bag suffocation ang ikinasawi nito. Para kay Justice Secretary Rebulla, isang welcome development ang utos ng korte na arestuin si Nabantag. I-correct din natin, ano? Wala pong sinabi sa autopsy na plastic bag suffocations ang ikinamatay ng nabanggit po na si Jun Villamor. Ang sinabi po ng NBI ay undetermined ang manner of death. Ano? Pero ayon sa naging autopsy ni Dr. Raquel Fortune, is asphyxia ang ikinamatay nito. Pero hindi po niya nalaman yon dahil siya ay nagsagawa ng autopsy. Nalaman niya po yung suffocation, asphyxia by suffocation in the manner of plastic, using a plastic bag, dahil po sa testimonya na ng mga suspect o ngayon ay akusado na dyan po sa pagpatay kay Jun Villamor. O yan po, kaya dapat maging critical po tayo sa paghagip ng mga impormasyon na pinapanood po natin sa mga balita. But anyway, going back dito po sa issue kay Gerald Bantag, we are hoping na siya po ay sumuko, na siya po ay mapayapang makipag-coordinate sa ating gobyerno, dahil ito rin naman po ay para sa kanya, para sa ikalilinis ng kanyang pangalan. Ang tagal-tagal na po nilang dinidepensa ang kanyang sarili na wala siyang kasalanan. Eh dapat the moment na lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya, nakipag-coordinate na kagad siya dyan po sa City of Baguio Police Office. Nang sa ganon, maibigay po sa kanya ang karampatang seguridad. Eh kung talagang wala kang kasalanan, Mr. Gerald Bantag, haharapin mo itong akusasyon laban sa iyo. Otherwise, mamimili ka lang naman sa dalawa. Ikaw ay lalaban kapag ka ikaw ay inaresto, o ikaw ay magtatago. Eh sabi mo sa interview sa iyo ni Katunying, di ba? Lalaban ka sa gobyernong ito. Baka maniwala kami. Eh pag inaresto ka, lumaban ka, kawawa ka naman, nakalulungkot dahil yung anak mo, ang ganda ng naging career sa ngayon, nakakapasok lamang sa fire department o fire agent bureau, at ito ay may ranggong fire inspector. O kaya dapat bilang ehemplo sa iyong anak, bilang isang public servant sa ngayon, ipakita mo na karapat dapat kang hangaan ng iyong anak sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. O yan lamang ang ating topic sa gabing ito. Maraming salamat po sa mga manonood po natin. 200